Welcome mga ka-RC. Alam ko kung bakit ka nag-click sa video na to. Malamang isa ka na rin sa maraming small YouTuber na na-freeze ang channel revenue nila at hindi nakakuha even single cent na revenue kada araw. Huwag kayong mag-alala mga ka-RC. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ma-unfreeze o masolusyonan ang frozen channel nyo at kung paano ito maiiwasan. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Ginawa ko tong video na to para dun sa mga viewers ko na nagtatanong kung bakit na-freeze ang channel nila. Meron kasing mga nagtatanong sa akin na baka daw may nag-report sa kanila or hindi connected ang Google AdSense nila sa YouTube or baka na-violate nila yung policy ni YouTube. Actually, wala po dyan ang dahilan kung bakit na-freeze ang channel nyo. Malayong malayo po dyan ang dahilan. Una, basahin muna natin ang policy ni YouTube kung bakit niya pinifreeze ang view at revenue natin. Unahin muna natin yung first sentence dito sa policy ni YouTube. On some videos, the view count might seem frozen or not show all the views that you expect. Ibig sabihin po, normal kay YouTube na ang lahat ng nanonood sa atin ay hindi ipinapakita or naka-count kaagad ni YouTube as views. Okay, pangalawang sentence tayo. Video views are algorithmically validated to maintain fair and positive experiences for content creators, advertisers, and viewers. Malinaw dyan na ang bawat views natin ay validated by algorithm, chine-check po siya ni YouTube. Siyempre po, to create very harmonious platform para kay content creator, kay advertisers, at kay viewers. And the last sentence is to verify that views are real and accurate, YouTube may temporarily slow down, freeze, or change the view count as well as discard the low quality playbacks. Dito naman sinasabi ni YouTube na ang dahilan kung na-freeze ang revenue natin kasi biniverify ni YouTube kung ang views ay talagang totoo at accurate. Ibig sabihin po, each and every view na na-generate natin sa channel natin ay of course binabalidate ni YouTube at minimeasure niya dun yung accuracy at legitimacy ng bawat view na natatanggap natin. Sa madaling salita, normal po na na-freeze ang revenue natin pero dapat hindi siya umabot ng 1 week. Dahil kung umabot siya ng 1 week, ibig sabihin merong irrelevant dun sa accuracy and legitimacy ng bawat view na natatanggap natin. Okay, tanong, paano naman masasabi ni YouTube na merong irrelevant dun sa accuracy and legitimacy ng bawat view na natatanggap natin? Napakaraming assessment ang ginagawa ni YouTube dyan. Unang dahilan, kapag nakita ni YouTube na may low quality playbacks ang video natin, katulad na lang ng repeatedly playing na ang ginagawa ay nire-refresh lang yung browser, of course, ang browser po natin ay may cookie, merong cache, yung machine naman natin itself ay merong identifier. So, ibig sabihin po, lahat ng ginagawa natin na ipapadala yan kay YouTube server, at syempre, counter-check yan ni YouTube, lahat ng activity na ginagawa natin. Isa po yan sa nagiging dahilan kung bakit na-freeze ang channel natin. Pero marami akong video na ginawa kung paano mapataas ang revenue ng tama kung saan hindi ka madedetect ni YouTube. Ilalagay ko sa description sa baba yung mga videos ko na talagang makakatulong sa inyo at hindi po ma-freeze ang channel nyo. Just check it out. Pangalawa, sabi ko nga po sa isa kong video, YouTube has the authority to conduct audits. Doon sa mga content channel natin, iniisa-isa niya po yung kung totoo or hindi robot or machine yung nag-generate ng mga metrics natin. Like for example, andyan po yung mga third-party application, platforms and software na ginagamit natin para tumaas yung revenue natin. Yan po yung mga view for view, watch for watch, and sub for sub applications. Kung gumamit po kayo niyan, mga third party na yan, bago kayo ma-monetize or pagkatapos nyo ma-monetize, malamang po ma-freeze ang revenue nyo dahil madidetect po yan ni YouTube. At take note lang po,
halos lahat ng bagong monetize ay nakakaranas niyan. Even ako, nakaranas niyan nung bagong monetize lang ako. Pangatlo po, makinig po kayong mabuti. Ang pangatlong dahilan ay invalid or incorrect traffic source types. Ito po ang pinakamadalas na nangyayari sa mga small YouTuber kung bakit na-freeze ang revenue nila. So ano po yan? Kapag sinabi nating invalid or incorrect traffic source types, ito po yung mas mataas ang external source kaysa dun sa YouTube search, suggested videos, browse features at channel page. Tanong po, bakit naman views pa rin naman yung nasa external source? Okay, tama po yun. Views pa rin naman ang nasa external source. Pero kasi kapag ang majority ng views mo ay galing sa external source, katulad ng Facebook, Messenger, View for View apps, WhatsApp, at Google search, dyan po ipifreeze ni YouTube ang revenue mo dahil lahat ng fake engagement nangyayari sa external source. Nandyan yung isang Facebook page or Messenger, tapos magwa-watch to watch kayong mga small YouTubers, huwag nyo pong gagawin yan. Mapifreeze po ang revenue for sure. Or kaya naman gumagamit kayo ng third party apps, katulad ng sinabi ko kanina, kapag gumamit po kasi kayo niyan, mapupunta po ang views nyo sa external source. Hindi po yan agad-agad lalagyan ng revenue ni YouTube. Need niya po yan i-check ng several days hanggang 2 months. Wala po yung revenue. Freeze po ang channel nyo. Kasi in reality naman talaga, kung marami kang totoong viewers, hindi pwedeng mas mataas ang external source. Dapat YouTube search, suggested videos, or browse features. Yung tatlo na yan, dapat ang nauuna sa traffic source types mo. Ngayon, meron dalawang klase na freeze revenue. Yung una ay views and revenue are freeze. Ibig sabihin, hindi tumataas ang views mo kasabay nito yung revenue. Parehas hindi tumataas. Dito, madali lang ayusin kasi pwedeng nagkaroon lang ng error si YouTube sa channel mo. At may dalawang paraan para ayusin yung ganyang problema. Kailangan mo lang naman gawin dyan is refresh your YouTube channel. Paano yan gawin? Ituturo ko sa inyo. Punta na tayo kay YouTube. Pagpunta nyo sa YouTube, click nyo yung YouTube Studio. Then Content. Then yung unang box na nakikita nyo rito sa may Uploads, click nyo lang yan para maging Select All. Then, punta kayo sa Edit. Click nyo yung Monetization. After nyan, nakikita nyo yung On and Off Monetization. Ang gagawin nyo lang po, i-off nyo yan. Okay, naka-Select All naman yan. Lahat ng videos, hindi nyo na kailangan isa-isayin. Mau-off lahat ng ads, lahat ng monetization nyo mau-off dyan. So, meron kasing rules to. Kailangan, bago mo siya i-open, 12 hours. So, kung gagawin nyo itong gantong refresh sa YouTube channel nyo, gawin nyo siya ng mga 10 p.m. ng gabi para wala ka na masyadong viewers. Then, pagdating ng 10 a.m. ng umaga, open nyo na siya ulit. Okay, ito yung unang paraan ng pagre-refresh ng YouTube channel. Para kung sakaling may error si YouTube sa pag-check ng views mo, revenue mo, marirefresh siya kusa. Okay? So, ito naman turo ko sa inyo yung pangalawa. Ito mas madali. Back lang tayo. Back natin. Content ulit. Di ba? Select all natin ulit. Edit. Pindutin ulit natin yung edit. Punta naman tayo sa visibility. Dito naman sa visibility, makikita nyo, public, private, unlisted. So, gagawin nyo lang, pipindutin nyo yung private. Okay, so dito, wala kayong oras na hihintayin. Talagang pagka-private, na-private na siya lahat ng videos nyo, after nun, pwede nyo na siya ulit i-public. Ang problema, hindi to 100% na lahat ng video mo marirefresh. Unlike nung una. Yung una kasi siguradong lahat ng video mo doon marirefresh. Okay, lalo na kung susundin mo yung step by step. Pag hindi tumataas ang revenue nyo at yung views nyo, eto ang pwede nyong gawin. I-refresh nyo lang yung YouTube channel nyo. Pangalawa naman, revenue is freeze but the views are still going. Ibig sabihin, naka-freeze ang revenue, hindi nadadagdagan, pero yung views mo ay nadadagdagan. Eto yung medyo mahirap kasi kapag ganito nangyari sa'yo, malamang ang dahilan yan ay invalid traffic.
fake engagement or low quality playbacks. Ibig sabihin, may nag-detect si YouTube sa channel mo na hindi maganda. Kaya na-freeze ang revenue mo. So ano naman ang solution dyan? Punta tayo sa YouTube. Ang solution naman dito, punta tayo kay YouTube Studio. Dito sa gantong problema, hindi natin ito kayang solusyonan kahit ilang beses nating i-refresh yung channel natin, wala pa rin mangyayari dyan kasi medyo sensitive yung gantong problema. So kailangan meron tayong makausap na agent ni YouTube kung saan i-re-report natin yung nangyayari sa channel natin. So ganito lang ang gagawin nyo, napakasimple lang. Nakikita nyo itong parang message na symbol, click nyo lang yan. Okay, Google support na kagad yan, lalabas na, your number one in line. Ibig sabihin, thanks for your patience, we'll be right with you. Okay, ibig sabihin, waiting ka lang dyan, number one ka naman sa pila, susunod ka na dyan, kukontakin ka mismo, sila mismo magchat-chat sa'yo kung anong problema sa channel mo. So sa part na to, syempre, English yung salita mo dyan dahil ang kausap mo is agent ni YouTube. Okay. So, ayan, for example, magchat-chat siya ng ganyan. Ayan, nagchat-chat na yung pinaka-agent ni YouTube. Hi, how are you today? So, ayan, pwede ka na mag-reply dyan, magsabi kung ano yung problema sa channel mo. Sabi mo lang, you haven't received any revenue starting this month until ganyan. Okay, so may I know the problem behind that situation? Pwede mo naman sabihin yun, magre-reply naman sila sa'yo. Okay, pabalik. So, minsan, pwede ka mamili dyan kung medyo hindi nila kayang ayusin 3 to 5 minutes, sasabihin nila sa'yo, magsisend sila ng Gmail message. Kung sa Gmail sila magsisend ng message, kinabukasan ng umaga nyo na siya matatanggap. So, after naman na like, halos lahat naman ang gumawa nitong solution na to, eh, kahit pa paano gumalaw na yung revenue nila. Okay, so ganyan lang po yun kadali. Yan po lahat ng reasons at solusyon na na-research ko. Sana po makatulong dun sa mga nagtatanong sa akin, mga viewers ko. Medyo marami-rami na rin sila. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Willing po ako sumagot sa lahat ng tanong nyo. Or kung may topic kayong gusto nyo malaman, comment nyo lang din sa baba at gagawan ko ng video katulad nito. Hanggang sa muli, God always be with us. See you in another YouTube channel.